masyadong involved tayo eh. E ganyan lang talagang pamilya eh. Amen po ba? Bitaka po ba rito? Kaya nag-iisip si Sister Yvonne, ano ang susunod niya ibibigay sa akin? Kotse po lang ang susunod niya. Anong biro? Si Elmi mag-aasa, Einstein, hindi. Hindi pa manayo. Bakit ba tayo napupunta ron? Pero totoo lahat yan. Tapatan tayo rito. Halos lahat kayo, lahat ng tahanan niyo, napupuntahan ko yan. Di ba? Ibigay mo yung mikropono ko, Sister Nora. O, Sister Nora, di ba kahit saan ka pumunta, nainabol din kita. O, sige, ibigay mo yung mikropono. Tayo ka, Sister Nora. Hindi ko si Bilma, si Nora. Di ba kahit saan ka magpunta ang bahay, inabol kita. O, isipin mo. Ilan taong ka nagkakilala tayo? Nalaga ka pa nun? 18 po. 18. Ilan taong ka na ngayon? 42 po. 42 minus 18. O, 42 minus 18. 42 minus 18. 24. 24 na akong nagtitiis, Esther. Nagpipraise. Pero alam mo si Sister Nora, meron isang ugaling nakakabless yan eh. Pag yan, nakabalik ng malalim sa Diyos at nakabalik ng malalim sa Diyos, ang lakas yan, magkumatak ng mga kaluluwa. Totoo. Naalala mo noon yung mga punta natin sa Lipa na nagkukrusada tayo, mga kamag-anak, naalala mo? Nag-water baptism mga tayo, di ba naalala mo? That's true. Apostol ako sa body press, pero dito sa malalim sa inyo, nag-postal ako sa inyo. Amen po ba? May tao ka po ba nito? Kaya sana gamitin niyo yung mga Facebook ninyo. Yung mga Facebook ninyo, gamitin niyo pag-evangelize. Yung mga Facebook ninyo, ay gamitin nyo yan para makapagligtas ng maraming kaluluwa. Amen po ba? Anong number na tayo, mga kapatid? Number four na tayo. Life on earth is short. Maikli lang ang buhay sa mundo. Ibabaw nito. Awit 90 verse 10 and 12. Basahin natin. Awit 90 verse 10 and 12. Our days may come to 70 years or 80. If our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow. Anong edad daw tayo para mabuhay sa mundo ibabaw nito? 70 or 80. 70 or 80 lang tayo para mabuhay sa mundo ibabaw nito. E ilang taon na ako ngayon? 50. Ilan na lang ang natitira edad ko? 20 na lang hanggang 30 na lang. 70 to 80 years old. Pag sinundan ko yung lola ko, 93 namatay yun, old age. Pero 20 to 30 years na lang ako sa mundo ibabaw nito. Yan lang ang buhay natin, napaka-ikli lang. Sa verse 12, task with verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan niyo po ako na bilangin ang aming mga araw sa pag, na kami ay magkaroon ng karunungan. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Tanungin mo si Ibon, sino mas mahal niya, tatay niya ako? Mas mahal niya ako, spiritual na tatay niya. Tanungin mo. Kasi yan, lagi pa pinapaalalahanan yan eh. Ibon, inuupo ka na naman. Maghani ka naman, singka. Huwag mong pababayaan ng sarili mo. Opo, tatay. Yung tatay niya, nandun sa Tongins. Tao, pahubar rito. Alam mo ba, nung unbeliever ako eh, matindi ang pagkasugarol ko. Lahat ng uri ng sugal, alam ko yan. Hanggang sa maliliit na sugal, nakara-kara, palmo. Lahat ng paraan gagawin namin, makapagsugal lang. Maikli lang daw ang ating buhay, 70 to 80 years old. Kailangan daw, pag-isip-isip tayo, sapagat maigli lang ang ating buhay sa mundo ibabaw na ito. Amen? Next number. Death is certain.
Siguradong-siguradong kamatayan. We must be ready because it will happen unexpectedly. Yan, yung sinasabi ko sa inyo, sudden death. Anong number na? Next. Next. Kapag hindi nyo nakuha ng lubos, siguro, di ba, ginagawa mo yan, pinapasirox natin. I-request nyo sa kanya, bayaran na ng mission. Tapos meron pa siyang mga services. Hindi nga, alamin nyo yung mga services nila. Kasi mas maganda na yung mga business ng ating mga kapatid, doon na kayo eh. Doon na kayo. Para tutulungan. No? Huwag nyo naman utangin ha. At huwag nyo naman ding hingin. Kasi namumuhunan sila eh. We must accept and serve Jesus as our Lord and Savior now. 2 Corinthians 6:10, 6:2. In the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. May tao pa ho ba rito? Ngayon na raw ang araw ng kaligtasan. Sapagat bukas ay huli na ang lahat. Itong ganda. Mga ngaral, refugees. Ito. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Anong sabi? Sa libingan mong pupuntahan, wala nang paggawa. Sa sementeryo mong pupuntahan, wala nang pagpaplano. Sa kabaong mong pupuntahan, wala nang karunungan o kaalaman. Kaya habang nabubuhay ka pa, gawin mo na ang pinakadalis. Habang nabubuhay ka, gumawa ka na ng pinakadalis. Sapagkat sa kabaong mong pupuntahan, sa libingan mong pupuntahan, sa cemetery mong pupuntahan, wala nang pagkaplano, wala nang paggawa, wala nang karunungan, wala nang kaalaman. Kaya habang nabubuhay ka pa, whatever your hands find to do, do it with all your might. With all your might. With all your might. Kaya, batang-bata saan, hindi ka mikrobo na kay Sister Jinky. Yan. Kayo nga, Sister Jinky. Di ba, Sister Jinky, na dengue ka, pinuntahan kita? Ako. Oo, sipin. Sa anong hospital yun? Pero yun. Tahan ko siya, na-dengue siya. Isang prayer ko lang, with matching tawa-tawa. With matching overdose and supercy. Lumabas siya kaagad. Ikwento mo nga, saglit, dito ka nga sa gitna. Teka, may doctor, dito ka. Halika. Ikwento mo saglit. Paano ka ba na-dengue? Paano ka na-confine? Sige ka. Yung pabalik-balik na po kami sa hospital noon, then kinagabihan ako, sabi ng doktor, i-confine na po ako. Ang unang-unang po tinawagan po talaga si Pastor. Bakit ako ang unang mong tinawagan? Kasi po, para sa akin, kayo na po yung tumata yung ama namin, Pastor. Okay. Kaya yun, hindi naman po ako nabigo, kinabukasan na agad doon dumating si Pastor. Yun po. Tapos, ilang araw ka sa hospital bago ka lumabas? Hindi po ako nagkakamali, pinalalaman niyo po ako, tapos tigyan niyo pa first, kinabukasan, lumabas na po. Yun. Pinag-pray ko siya ngayong araw na ito, kinabukasan, lumabas na siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa inyo. Kaya kung meron akong nga may tutulong sa inyo, i-text, tawagan niyo ako, tatakbo ako, pupunta agad ako sa inyo. Walang pasubali yan. Kasi mas maganda nang mapaglikuran ko kayo habang buhay kayo kaysa patay na kayo. Yes. At habang buhay pa ako, hayaan nyo makapaglingkod na ako sa inyo. Kasi pagpatay na ako, hindi na ako makakapaglingkod sa inyo. Yes. Ano sabi ng Biblia, whatever your hands find to do, do it with all your might. Alam mo ang prayer ko ngayon sa buhay ko, tingin kayo sa akin. Panginoon, sa bawat pangangaral ko, itanap niyo po ng malalim sa puso nila. Nang mabago na kaagad ang buhay nila. Kasi nga, baka biglang pangamatay kayo eh. Hindi nyo pa tinanggap yung katotohanan. At ang sabi ko, Panginoon, sa pagbabagong buhay na gagawin nila,
ipaglingkod na nila ang buhay nila sa Panginoon at magligtas din sila ng maraming kaluluwa. And that is my prayer. Anong number na tayo? Number 7. We have to preach the gospel of Christ to all the people of the earth. Pakibasa mo yung, pakitaas mo yung number 7. We have to preach the gospel of Christ to all the people of the earth. Matthew 24:14, basa natin. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ang mabuting balita ng paghahari ni Kristo Jesus ay ipapangaral sa buong mundo. Then ang kawakasan ng buong mundo ay darating. Nakikinig pa po ba tayo? And then the end will come. May tao pa po ba rito? Kailangan ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kahit pigilan ka ng asawa mo, huwag kang tumigil mag-first fruits. Kahit sino pa pumigil sa iyo, huwag kang mapigilan na magbigay ng tithes and offerings sa sacrificial giving. Lalo natin itong darating anniversary natin, ibubuhos natin ng isa lahat ng salapi sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Yun ang pagbubuhosan natin ng malalim ang pagliligtas sa mga kaluluwa. Na sana maisip ninyo na kung paano inalaga ang kinalinga mo kayo. Sana maisip din ninyo yun. Na sana ibigay din ninyo yung buhay ninyo sa Panginoon. Batang taga-Nyebes. Punta ka nga dun sa Liguran, bigay mo nga yung mikropono kay Sister Evelyn. Yung Sister Evelyn, namatay yung nanay mo. Pinakasako ang praise and worship para magpunta sa inyo, hindi dumating. Pinakasikaso ko kay Brother Eric na iset up ang sound system, hindi sinet up. Ang totoo lang, pinapunta ko si Brother Eric sa inyo para bigyan na mo ng information. Pero walang information. Tinanong ko siya kailan ang living, bukas na po. Ano ka ba? Pinakailangan nga pinapunta dahil walang para bigyan mo ako ng information. In the end, wala kang information na binibigay sa akin. At pagdating ko ng Stanford, walang setup. Pero kahit nag-iisa ako, Sister Evelyn, dumating ako at nag-versa ko, tama o mali? Tama. Sino ang tunay mong ama? Kayo po, wala nang iba. Okay na, bigay mo na yung mikropono, baka magdrama pa yan. Nakikinig po ba tayo? Pinapunta ko ang sound system, pinabihan ko ang praise and worship ministry. Ewan ko, tinopak siyata, hindi dumating, walang siya kahit saan dumating. Pinaset up ang sound system kay Brother Eric, hindi sineta. Pero kahit nag-iisa ako, dumating ako, nag-preach ako. Pag-uwin mga kailan sa mga preaching na ito, kung totoo ka masakitan at repentance lang yan. Amen mo ba? Pero kahit nag-iisa ako, nag-preach ako. Bigay mo yung mikropono kay Brother Joe. Brother Joe. Yeah, bigay mo yung mikropono. Di ba Brother Joe? Yung mga taga-kaintay, hindi naman umaatin dito, di ba? Pero pag may pangangailangan, lagi ako ang kailangan nila, di ba? At maraming beses, di ba, ginagamit ko yung taxi mo, di ba? Yes, sir. Para makapag-preserve sa kainta. Itayo ka nga. Tama ba, Brother Joe? Tama po. Oo, oh, isipin mo. Tama, bigay mo yung mikropono. Di ba, hindi nga mo napapasyon, halos lahat kayo kilala ko. Kahit hindi nyo ako kilala, kilala ko kayo. Dapat nating ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos bago dumating ang oras. Kumuha ka ng mataas na grades. Maging maliligtorian ka. Maging takwan ka. Maging mabuti kang nurse, doktor. Mag-abroad ka, mamuhay ka sa abroad. Pero higit sa lahat, magligtas ka ng panami kanalo ka. Amen? Tuloy, anong mga versikulo pa natin? Yung mga versikulo pa tayo yan. We are accountable to the lost. Si Ezekiel, sabi ng Diyos kay Ezekiel, tagapagpantay ka ng Israel. Pag merong warningan mo sila. Kasi pag hindi mo minarningan, parurusahan ko sila. At kung paano si Ezekiel ay tinawag ng Diyos para mag-warning sa Israel. Alam mo bang tinatawag din tayo ng Diyos para huwag mag-warning sa mga hindi paligtas? Revelations 20 verse 15.
daw, tinan ninyo, as Ezekiel, basahin muna natin. As Ezekiel was chosen by God as watchman over the house Israel to warn them to avoid bad punishment of God, we are also commanded by God to warn the sinners from going to hell. They must come to repentance and accept Jesus as their Lord, God, and Savior. Revelations 20:15, basahin natin. Tinan mo, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Lake of fire yan, impyerno yan. Totoo yan, hell yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Para makuha ninyo ang impyerno, sa Jerusalem, merong Valley of Hinnom. Yung Valley of Hinnom sa Jerusalem, tapunan ng basura yon. At tapunan ng basura na sinusunog yung basura, araw-araw yon walang tigil. Yun ang Valley of Hinnom. Doon kinumpara ang hell. Kaya ang hell ay tinatawag ding Gehenna mula sa doon sa Valley of Hinnom. At pinakita ng Diyos ganyan ang impyerno. Kung paano ang Valley of Hinnom ay tapunan ng mga basura na sinusunog araw-araw, gabi-gabi walang tigil yan, ganun din ang impyerno. Tapunan niya ng mga masasama na susunugin araw at gabi. Ganyan ang Diyos. Pinapaunawa niya sa lahat. Revelation 20:15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Sino man daw na ang mga pangalan na hindi natagpuan sa alat ng buhay sa kalangitan, itatapon siya sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Nagbubukas na ako ng FB para tingnan ko kung ano na yung mga pinapos nila. At para matignan ko yung kalagayan ng mga kapatiran adik sa FB at makita ko yung mga kamag-anakan doon kung paano sila ililigtas. Other than that, wala nang reason para magbukas pa ng FB. Pero napakarami sa Kingdom of Jesus Fellowship at maraming Kristiyano sa buong mundo at maraming tao sa buong mundo adik talaga sa FB at wala namang naliligtas. Nagiginig pa ho pa tayo. Kaya, anong conclusion natin? Earthquakes cannot be avoided. We must repent from our sins and serve God now. Be ready for death and second coming of Christ will happen at any moment. Ano ang masasabi ng Diyos o ng Biblia patungkol sa earthquake? Hindi yan maaboy. Kagaya ng kamatayan at ng second coming of Christ at ng the end of the world. Ang totoo lang, sign yan. Ang magagawa natin, magsisino ng kasalanan, pagbalik loob na sa Panginoon ngayon. Magligtas ng maraming kaluluwa. I-ready na ang ating mga sarili. I-ready ang maraming tao, lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Nakikinig po ba tayo? Alam mo, magtapatan tayo rito ngayon. Nasa loob, nasa labas, nasa kusina, nasa baba, nasa CR. Pag-isip mo ng umaga, lalo na Sunday, naiisip mo ba na dumalo at hindi mali? Naiisip mo ba na magdala ng mga kaluluwa? Naiisip mo ba? Sa araw-araw ng buhay, ikaw ba may dala palaging tracks para mamigay? Ikaw ba ay merong binabahaginan ng salita ng Diyos? Isipin mo yun. Amen po ba? Hindi masamang mag-umibig at mamahal at magkakaras. Pero ang tanong, iuna mo bang gustong iligtas ang sarili mo at iyong mga mahal sa buhay at maraming tao? Alam mo, pwedeng habang nag-aaral tayo ngayon, may earthquake tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, wala naman tong fault line eh. Marami pong na-earthquake, walang fault line, tandaan ninyo. At marami pong namatay, hindi ready na sila yung mamatay. At ang masakla pa nga, ito eh, namatay sila na pinangamuan ang mga mahal nila sa buhay. Na sila yung makakagrabe na aangat ang buhay nila. Hindi nangyari. Mas maganda pa, dalhin mo ang sarili mo sa Diyos at pati ang mga mahal mo sa buhay sa Diyos. Lahat ng mga Kristiyano, totohan ang naglilipo sa Diyos, yumayaman yan. Tandaan na. Ang pagyaman ay nasa pagbabalik loob sa Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Marami tayong mga kapatiran. Bigay po nga yung mikropono kay Kabuboy.
Kamu mo yung tiba taxi driver ka? Na ang paglabas mo, atras abante, di ba? Opo. Merong labas, walang labas, no? Opo. Gusto mo makapagabron, di ka makapagabron. Inilegal ka na. Yung tatay mo kasi babaero eh. Ay hindi, hindi pa naman. Gandang lalaki, sorry. Sorry, mali ako, mali ako. Ay, magandang lalaki si tatay mo, di ba? Opo. Dahil habulin ng chicks, parang ako. Kaya lang ako nakatangkitay ko, hindi ka nakatangkitay eh. Hindi, kaya bakit naman ang salita kasi sa tatay, close ko yan. Di ba tayo, close tayo? Close ko si tatay. Pero, nung pinuntahan kita sa inyo, gano'ng kayo kahirap? Mahirap. Isi-isi, explain mo. Mayroon yung buhay, kapitan mo lang sa araw-araw. Nasa public, nasa private school ba mga anak mo nun o wala? Sa public. Public. Ngayon, nasa na mga anak mo? Private po. Private na. Yung pagkain ninyo noon sa araw-araw, kumusta? Tsaka kumusta pagkain nyo ngayon sa araw-araw? Eh, ngayon po na yun. Sobra-sobra. Sobra-sobra. Kasi puro pagkain sa bahay. O, puro pagkain sa bahay. Hindi ka tulad mo dati. Hindi ka tulad ng dati, no? Ano na iyain mo kakain? Tama ba ang preaching ko pag nasa Panginoon kaya yaman ka? Tama ba? Tama. Huwag niyong pangakuan ang mga mahal niyo sa buhay. Na kayo magbabakslay, kakalikod sa Diyos, lalabas sa pagpupultay at papangakuan nyo ang inyong mga mahal sa buhay na kayo ang magbibigay sa kanila ng karangalan at pag-angat, hindi mangyayari yan. Ilapit mo ang sarili mo sa Diyos at dalit mo ang mga mahal mo sa buhay sa Diyos. Magpapalain kayo ng Diyos. Warningan mo ang tatay mo. At sabihin mo sa tatay mo, tatay, nasunog na yung marunan mo ng nakaraan. Baka ikaw ang sumunod, ikaw na ang masunog. Magpasalamat tayo, merong lingkod ng Diyos na hindi tayo inutok. Merong lingkod ng Diyos na nagsabi sa atin ng totoo. At merong lingkod ng Diyos na nangaral sa atin ng katotohanan. Amen? Amen. Tayong lahat ay tumayo. We will serve the Lord even when trials come. Nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one.
para sa iyo na kanya pag nakapikit. Tingnan mo ang kaligtasan ng iyong mga kaluluwa. Tingnan mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. At tingnan mo ang kaligtasan ng mga kaluluwa hindi maligtas na iyong mga mahal sa buhay. Classmates na trabaho ka din ko, hindi ko na maisa-isa pa. People are dying without God. People are dying without Christ. Kaya sabi ko mga kinakailangan sa laan ng madaling panahon, bumili tayo ng sarili natin sasakyan. Kasi kung magkaminsan ng may-ari ng sasakyan, minsan nag-aaroon ng problema. Minsan ang driver ng sasakyan tinotox. Dahil sa pag-ibig, hindi nakakadalo at hindi makapag-drive. Mas maganda pa nga kung lalabas ka kada sabi at taxi driver ka. Ipangahabot mo ang taxi mo kada sabi, babayaran mo ang boundary mo. Babayaran mo boundary mo. Ipangahabot mo ng kaliluwa kada sabi. Huwag ka nang lumabas. Mag-reunion prom na naman kayo. Ipopost na naman niyo sa FB at YouTube. Pero pagkatapos ng anniversary,